Alam niyo ba na masusukat mo ang loyalty o pagmamahal ng isang babae kung kaya pa din niyang mag-stay sa kabila ng iyong kakulangan, kapintasan, at kahinaan. Again, your woman's loyalty is tested when you are nothing in times of poverty, pain, and weaknesses. Video na ito ay naglalaman ng 5 paraan upang maging mabuting boyfriend sa inyong karelasyon. At narito ang 5 paraan upang maging mabuting boyfriend na siyang magbibigay gabay sa inyo para hindi kayo iwan ng inyong karelasyon. Una, matuto o magkusang mag-update sa kanya. Ito ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit iniiwan ng isang lalaki. Ito ay simple o kung titignan natin ay mababaw na dahilan lamang. Nangyayari ito sa pagtagal ng relasyon na dahilan kung bakit nauubos o napapagod ang isang babae. Dahil mas pinipili na lang niya na manahimik o tikamang bibig kahit na hindi siya komportable sa maling gawain na ito ng lalaki. Tandaan, ang pag-a-update sa karelasyon ay isang paraan ng respeto at obligasyon at hindi upang kontrolin o masakal ang karelasyong lalaki sa bagay na ito. Ang emosyon ng isang babae dahil sa walang pag-update ay nangangahulugan ng malalim na pagmamahal dahil sa namumuong pag-aalala at pagpapalaga sa buhay ng kanyang minamahal. Ito ay kadalasang misinterpretation ng lalaki kaya mas pinipili nilang magtago ng katotohanan o magsinungaling sa kanilang karelasyon. Bilang isang mabuting girlfriend, isa sa obligasyon o goal ng mga kababaihan ay ang mapabuti ang kanilang karelasyon sa kahit anong aspeto ng buhay. Mag-update ka lang ay tiyak na magiging masaya ang karelasyon mong babae. Yung tipong hindi na kailangan na tanungin ka sa bagay na ito. Hindi tulad na kung ang babae ang palaging active mag-update, tiyak na babansagan siyang desperada o nanghahabol dahil iisipin nilang low value siya. Huwag mong hayaan sa iba pa malaman ng iyong karelasyon kung nasaan ka at baka sobrahan o dagdagan pa nila ang detalye o istoryang sasabihin sa kanya. Tandaan, para sa mga kalalakihan na ang pag-a-update ay hindi isang uri ng pangungulit, lalong-lalo na hindi dapat maging dahilan upang ikay magalit. Pangalawa, iwaksi ang masasamang bisyo. Ito ay nagdudulot ng isang madilim na karanasan o bigla ang karahasan sa isang babae dulot ng iba't ibang bisyo na utyok ng masamang impluwensya ng kapaligiran. Iwasan o huwag maging lasinggero o subukang manigarilyo dahil big turn-offs yun sa karelasyon. Maliban doon ay mayroong pangmatagalang masamang epekto yan sa kalusugan mo. Umiwas din sa mga kaibigang walang magandang idudulot sa'yo dahil puro kalokohan lamang ang may bibigay o maipaparanas sa'yo. Tandaan, kahit na mabuti kang lalaki, kapag ang mga barkada mo ay nature na ang bisyo, panloloko at panunukso, matutulad ka din sa kanila at hinding-hindi ka magiging matured o hinding-hindi ka mag-grow dahil sa nakafocus lamang ang araw-araw mong pamuhay sa gimmick at kaliwan ng paligid. Iwasan din ang pagmumura at piliin mo yung mga kaibigan na may pakialam sa karelasyon mo at hindi yung iuudyok ka pa sa iba o sasabihan kang madami namang iba dyan pre. Isa pang dapat iwasan ng sugal dahil hindi mo ikabubuti, ikauunlad o kayayaman yan. At baka balang araw mabaon ka pa sa utang at dahil sa init ng ulo lahat ay nadamay mo. Ang pinaka-worst ay ang bisyo ng pambababae sa kahit anong paraan tulad ng pachachat, pakikipag-usap sa ibang babae o pagtawag dito habang ikaw ay nasa relasyon. Tandaan, walang masamang sumama sa barkada pero tiyakin mong hindi maapektuhan ang inyong personal na relasyon o alam mo dapat ang inyong limitasyon. Remember, be the best boyfriend every day. Maging responsable sa bawat aksyon at huwag gawing basihan ang toleration para masabi mong mahal ka ng isang tao. Ang tanong,
kaya mo bang ipagpalit ang inyong ginintoang samahan dahil lamang sa bisyo o makamundong pagnanasa na mula sa udyok ng maimpluwensya mong kapaligiran? Tandaan, ang mga lalaking walang bisyo ay kadalasang nakatuon sa goal o pangarap nilang makamit sa kanilang buhay at ito ay isang katangian ng isang taong may takot sa Diyos, may pagpapahalaga sa pamilya, sa karelasyon at marunong lumingon o magbalik tanaw sa mga bagay na meron siya. Walang magandang idudulot ang bisyo sa iyong katawan, pamilya at sa iyong karelasyon, bagkos ay pakatandaan na maaaring maligaw ka ng landas at magising na lang ng isang araw na huli na ang lahat para sa'yo. Don't give up so easily for those people na sasamahan ka sa hirap at ginhawa ng buhay. Makontento sa isa kung pangarap mong magkaroon ng maayos at mapayapang pamilya. Pangatlo, ligawan mo siya araw-araw. Kung talagang mahal mo ang iyong karelasyon, patunayan mong mali ang kasabihang sa una lang magaling at sa huli ay may iwan ka din. Iyan ang isa sa kahilingan ng isang girlfriend, ang araw-araw na pinaparamdam na mahalaga siya para sa taong mahal na mahal niya. Hindi totally sa material, pero sa mga simpleng efforts, lalo na sa mga espesyal na araw ng inyong relasyon o mahalagang okasyon. Yung makita lamang na kahit sa maliit na bagay ay naalala mo siya. Yung tipong hindi seloso pero protective sa'yo. Yung effort na napapatawa mo siya kahit sa simpleng bagay. Alamin mo kung ano ang hilig ng girlfriend mo upang kahit sa maliit na bagay ay maparamdam mo ang iyong pagmamahal. At kung sakaling mas showy o ma-effort sa'yo ang girlfriend mo ay napakaswerte mo na. I-appreciate mo siya at huwag pakainin ng ego na dahil sa effort niya ay bumaba ang tingin mo sa kanya. Tandaan na ang isang relasyon ay dapat give and take at may mutual understanding at respect. Pang-apat, bigyan mo siya ng assurance sa relasyon ninyo. Ito ang isa sa nagpapatagal sa isang relasyon, ang pagpaparamdam ng assurance na siya lang ay sapat na. Ito ay nagpapakita ng loyalty sa iyong kapareha. Ito din ay isang sekreto upang mapagtibay ang tiwala ng bawat isa sa isang relasyon. Yung kahit saan ka pumunta ay nandun at ramdam niya ang iyong presensya. Magkalayo man kayo o magkasama ay nandun ang kapanatagan ng inyong matibay na samahan. Bigyan mo ang girlfriend mo ng good communication kung saan ay mas maging open ka sa kanya sa mga hilig o gusto mo para maintindihan niya ang sitwasyon at nararamdaman mo. Bago mo pusuan ang iba, siguraduhin mong nauna ang sa kanya o napakilala mo na siya sa ibang membro ng inyong pamilya at syempre sa mga malalapit mong kaibigan. Huwag ka din matakot na ipagmalaki siya dahil dito mabibigyan niyo ng proteksyon ang inyong relasyon. Lingid sa kaalaman ng mga kalalakihan na ang pagbibigay ng assurance ay nagpapataas ng self-worth at self-esteem para sa mga kababaihan. Huwag mong hayaang maramdaman niya na tinatago mo siya o hindi ka proud sa kanya o sa mga narating niya. Assurance ding matatawag kung pinapakilala mo siya sa iyong pamilya at legal na ang inyong relasyon. Huwag mong lalagyan ng boundary ang relasyon niyo sa pagitan niya at sa mga kaibigan mo. Kung mahal mo siya ay dapat huwag ka matakot magsabi ng totoo para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Tandaan, ang takot ay para lamang sa taong may kasalanan at may ginawang kalokohan. Huwag ding umasta o maging mayabang at baka hindi mo na lang namamalayan na mag-isa ka na lang. Ipakita mo na kahit magkalayo o magkasama kayo ay solid ka, buo at may disiplinang tao. Ipakita at iparamdam mo na she is the only apple in your eyes at kontento ka na sa kanya. Panglima, ang pinaka-importante, may takot ka sa Diyos. Ito ang dream boy ng mga matitinong babae dahil naniniwala sila na kapag ang isang lalaki ay may takot sa Diyos, takot din itong makasakit o gumawa ng kasalanan, may pagmamahal sa magulang at sa magiging karelasyon. Tandaan, magkaiba ang kumikilala lamang sa Diyos sa may commitment o takot sa Kanya. Dahil may mga taong kilala si God, pero hindi makakakitaan sa gawa at sa pamumuhay nila.
magkaroon ka dapat ng paniniwala na ibibigay sa iyo ang pagpapala kung ibibigay mo sa kanya ang tiwala at buhay mo. Na love is a character. Gawin mong sentro ng relasyon ninyo ang Panginoon upang magabayan kayo sa bawat pagsubok na lalampasan ninyo. Masasabing mayroon kang takot sa Diyos kung marunong kang tumanggap ng pagkakamali mo o marunong kang magpakumbaba para sa ikatatahimik at ikaayos ng inyong relasyon. Kapag nag-sorry, ay dapat may pagbawi. At kapag nagmahal, ay di dapat sumuko. Okay lang mapagod at magpahinga pero walang bibitaw. Tandaan, lahat ng tao ay may bad sides, kaya dapat pag-usapan ito upang maayos at magkaintindihan. Unahin ang mga pangmatagalan o gawin itong priority kaysa sa mga bagay na temporary lamang. Doon ka dapat sa gawain may kabanalan, mga taong magbibigay sa iyo ng tuwid na direksyon at ang tanging hangad ay may layo ka sa kapahamakan at papabuti ka sa lahat ng anggulo at aspeto ng iyong buhay. Kung nagkagayon, daig pa ng girlfriend mo ay nanalo sa loto. Dahil ang tunay na kayamanan sa mundo ay ang makasama ang isang taong dahilan hindi lamang ng kasiyahan niya kundi ng ibang tao. At iyan ang limang paraan upang hindi ka iwan ng girlfriend mo. Pero bago natin tapusin ang video na ito, ay nais ko lamang pong mag-iwan sa inyo ng isang makabuluhang payo na kung natagpuan mo na ang tamang tao, protektahan, mahalin, alagaan at i-appreciate ito ng lubusan. Maaring ibibigay sa maling panahon at pagkakataon, pero tandaan na dapat matuto kang lumaban, manindigan at umunawa na hindi batayan o basehan ang pagsubok upang sumuko, pagkos isang leksyon upang mas tumibay, magkaunawaan, makilala at matanggap ang flaws at imperfections ng bawat isa. That the word love itself is not enough because love is a core values, a character which is the main goal is to choose a good partner and be a better lover. Learn to complement each other and find the other half of your heart to complete it together with respect, trust, and love.